Good morning! Welcome back sa Bicol Auto Search. Now, in this video, ipapakita ko po sa inyo itong 2014 model na Hyundai Accent CRDI. So, ito po yung diesel engine. So, actually, hindi po ito sa akin unit. So, last week po kasi meron sa akin naghanap na buyer ng Hyundai Accent. So, wala pa akong sasakyan. So, naghanap po ako sa mga kaibigan ko na nagbabuy and sell din. Then, ito nga po yung nakontak ko. So, in-apply niya po ito last week Thursday, then nakumpleto niya po yung requirements niya the whole day, then pagka Friday process, then Saturday meron na po siyang approval, then by tomorrow for release na po ito na sasakyan. So ganun po kabilis yung process namin basta kumpleto yung requirements. So ngayon, bago ko man ito may release, gusto ko po muna sa inyo ipakita itong sasakyan na to para magkaroon kayo ng idea tungkol sa sasakyan na to at the same time sa prices. Okay? So tara po, simulan na natin. So this is the 2014 model Hyundai Accent CRDI. So ito po yung diesel engine. So sa Hyundai Accent, meron po tayong sedan type at meron din po tayong hatchback. So sa sedan, meron pong 1.4 liter gasoline engine at 1.6 liter diesel engine. Then sa hatchback naman, meron lamang pong 1.6 liter diesel engine. Then parehas po itong hatchback at sedan, meron pong manual at automatic transmission. So ito pong sasakyan na pinapakita ko sa inyo ngayon, ito po yung sedan type na diesel engine at manual transmission. So kung titingnan mo po itong sasakyan na to, naka all stock pa po siya, wala pa pong ginagalaw, wala po pong pinapalitan. So even po yung gulong niya, naka steel rim pa po siya with hubcap. Then dito naman sa harap, ang mapapansin nyo lang po, meron na po siyang fog light. So aftermarket na lang po ito. Actually newly installed po itong fog light nitong sasakyan. Ito naman ang engine nitong diesel na Accent. So kung makikita nyo po, napakalaki po niya. Pero wag po kayo mag-alala kasi napakatipid pa rin po nito sa diesel. Based on my research, 30 to 32 kilometers sa highway at 15 to 16 kilometers sa city driving. Actually, nagulat nga po talaga ako nito kasi sobrang tipid po niya. Then sa hatak naman, wala po kayong iisipin kasi since diesel po siya, talagang malakas po ang hatak niya. Actually, parang nagulat niya ako, parang SUV po yung hatak niya. Okay, so dito po sa loob nitong Hyundai Accent, unang-una mo po na mapapansin yung upuan po niya. So naka-leather seat cover na po siya. So hindi po yan yung original seat ng Hyundai Accent na ganitong model. So pinagawa na po yan ng dating may-ari. So actually sabi po ng kaibigan ko, nung nabili niya po ito, 3 months pa lang daw po ito na nakakabit na seat cover. So ang maganda po dyan, napakalinis po ng pagkagawa. Napaka pulido, wala po siya mga gusot-gusot. Kaya ang ganda po talaga tingnan, ang linis tingnan. So yan. So dito naman po sa driver side, of course, andito po yung control ng windows, yung apat na windows, yung sa likod at dito sa harap. At ito po yung lock ng windows. And ito po yung control ng mirror. So ito naman po yung pag lock and unlock. Pero ito po nag-automatic lock po ito. Once nag-start ka na at nag-apa ka sa brake, automatic lock na po siya. Then pag mag-unlock ka, ito naman po. So central lock na po ito. So dito po kung makikita nyo po, combination po siya ng black plastic cover. And ito po, tela po ito. So maganda po ang combination niya. So dito naman sa dashboard panel niya, so makikita nyo po ang ganda rin po ng combination ng lights. Parang yung sa Vios din. So ang ganda po ng ilaw niya. Then yan ang dashboard po niya. So dito naman po sa stereo, hindi na po ito yung original na stereo niya. So actually, basic stereo lang po ito. So pinalitan na po yung stereo niya. Kung makikita nyo po, meron pa po siyang butas dito. May space pa sa gilid at sa baba. So kulang po ito. Hindi po nag-fit. Pero actually, dapat meron po yan nabibili dyan na spacer. So pang takip talaga dyan.
So dito sa steering wheel niya, of course, naka power steering po siya. Pero ito makikita nyo po, medyo faded na. Ayan. Then wala po siyang airbag. So ito yung control niya, ito yung sa headlight. Usually ito yung sa fog light, signal light, and sa kabila yung sa wiper. Okay, so dito naman, ito yung hazard niya and aircon control. Yan. So and ito po yung sindihan ng sigarilyo. And ito yung saksakan niya ng USB port. So dito we have the transmission lever. So kung makikita nyo po, since this is a 6-speed manual transmission, makikita nyo po mayroon po siyang 6th gear. So primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, and sixta. And in reverse po niya, andito po siya sa pinakagilid. Now, pag nagpasok ka po dyan, kapag ginanyan mo po siya, automatic po, first gear po yan. Hindi po yan papasok ng reverse. So para pumasok ang reverse, meron po siyang button dito sa ilalim, ito po na nasa ilalim, pinupull po yan pataas. Yan, yan po ang reverse niya. Okay, so of course we have here the handbrake, bottle holder, and what else? Yun, yun na po. So ito din po yung gustong-gusto ng partner ko, ng girlfriend ko, na palaging may mirror dyan para comfortable siya. And meron din po dito. Okay. Now pag-usapan na po natin yung presyo or yung presyohan ng ganitong klaseng sasakyan na Hyundai Accent 2014 model manual transmission and diesel engine. So ang presyohan po ng ganitong sasakyan is from 340,000 to 370,000. Of course, mas mataas po siya compared sa mga gasoline engine na Hyundai Accent. Then maliban po doon kung yung hatchback ang bibilhin mo po ng sasakyan, so ito po kasi yung sedan type, yung kotse. Pero kung gusto mo yung hatchback o yung putol yung likod o yung wala yung buntot, mas mataas po siya. So from 380,000 to 420,000. Yun po yung price range niya. But again, minsan may makikita kang mas mataas, minsan mas may makikita kang mas mura. Depende po yan sa seller. Kasi merong mga seller na kahit sobrang taas pa ng value ng sasakyan niya, ibibenta ng mas mababa. At meron din naman seller na kahit sobrang baba ng value ng sasakyan niya, ibibenta ng mas mataas. So iba-iba po. So yung presyo po na binigay ko po sa inyo, yun po yung average pricing. Okay? So yun, that's all for this vehicle. Now samahan niyo ako para i-test drive natin. So sa pag-start mo po nitong sasakyan, kailangan mo po apakan yung clutch, full clutch, para siya mag-start. Yan. So actually, sa apat na taon ko na pagbabuy and sell ng sasakyan, this is the first time na nakagamit po ako ng Hyundai Accent na diesel engine. So, kaya nung nagamit ko po ito, talagang nanibago ako sa performance niya, nanibago ako lalo sa power niya, kasi iba pala talaga yung power ng diesel engine na sasakyan. Although nakakagamit naman po ako ng mga diesel na sasakyan, pero yung malalaki, like nung nakaraan gamit ko po yung Montero diesel engine, so iba po ito na sobrang lakas ng power niya pero maliit yung body niya, kaya talagang ang lakas ng pwersa. Then of course, isa sa na-observe ko, since diesel po ito, talagang maingay po talaga yung makina. As usual yung po talaga yung makina ng mga diesel na engine, so medyo maingay po siya, unlike sa gasolina, tahimik po yung makina niya. Okay?
Pero alam nyo po, sobrang tipid nito sa diesel. As in, binasa ko nga kanina yung ibang reviews nito. Nag-search ako sa Google ng reviews. Ang average niya kapag city driving is 15 to 16 kilometers per liter. And kapag highway driving naman is from 30 to 32 kilometers per liter. Siguro depende na lang din sa ano mo, depende na lang din sa hataw mo sa accelerator, pero yun yung standard nila. And kapag mixed driving naman, city at highway, nasa 19 to 20 kilometers per liter. Kaya sobrang laki ng tipid. So na-appreciate ko po talaga, at maganda rin gamitin, kumbaga sasanayin mo lang din yung sarili mo, lalo kung sanay ka sa gasoline engine na kotse. So yun, that's all for this video. Thank you very much for watching. Again, kung first time mo po dito sa aking channel at mahilig ka sa mga sasakyan, or you are planning to buy a car this year 2021, please subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat na videos na ina-upload ko. So dito po sa aking channel, pinag-uusapan po namin yung tungkol sa mga sasakyan, pricing ng mga sasakyan, basic details ng mga sasakyan, at kung may plano ka pumasok sa financing, so dinidiscuss ko rin po yan dito. So thank you very much and have a nice day.